pati sa anak mo, wala kang pakialam! Hindi ka naisip, Linda! Mag-isip ka! Nawasak na gusali sa Baguio ayon sa mga rescue efforts. Dahil dito, nag-alisa na ang mga dayuhang American teams na magkasunod na nag-alisa sa mga linggo. Tutungo sa mga ibang munisipyo ng Benguet ang mga... Dear Charo, bata pa lang ako, nakakakita na ako ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Pero maaga pa lang ay naintindihan ko ng kailangan kong itago yun sa lahat. Kahit nga noong nagkaroon na ako ng asawa. Baby! Baby! Tama na! Tama na! Tama na. Ayoko na kayong makita. Naintindihan niyo? Tigilan niyo na ako! Ayoko na kayong makita! Ilang linggo na rin na nakalipas ng... ma-diagnose ng doktor na may uveitis ako. Pero parang hindi naman nag-i-improve yung kondisyon ng mata ko eh. Pero sabi naman niya, gawin lang nating frequent yung paglalagay nitong eye drops sa mga mata mo. And for sure, magiging okay din yung paningin mo. Michael, Michael, patay mo naman yung ilaw. Ang liwanag eh. Nakapatay yung ilaw. Huwag mo naman akong lulukuhin. Liwa-liwanag o asakit sa mata. Sana. Nakapatay nga yung ilaw. Anong nakapatay? Bukas nga yung ilaw o liwa-liwanag o. Wala akong makita. Bakit ang liwa-liwanag? Michael, patayin mo yung ilaw. Ako magpapatay ng ilaw. Patayin natin yung ilaw. Nagkaroon na ng katarata ang pareho kong bata, kaya wala na akong makita. Ang makakatulong na lang sa mabilis na deterioration ay surgery. Pero natakot ako sa risks nito. Naging mahirap sa akin ang mag-adjust. Pero hindi ko alam na may darating pa lang mas mahirap pa roon. Bakit? Akala ko kasi nakakita na ako eh. Akala ko totoo. Akala ko nandun ako sa nangyayari. Nagkakagulo yung mga pasahero. Yung eroplano bumangga sa dalawang magkakamukhang building. Hanggang ngayon narinig ko pa sa tenga ko yung pagsabog ng eroplano. Sarah, panaginip lang yon. Magiging okay ang lahat. Magiging okay din ang lahat. Subukan kita. Hindi. Tumatawa ba si baby? Oo. Tignan mo. Ayan, no? Hi, baby. 45 ng umaga nang sumalpok sa North Tower ng World Trade Center sa New York ang hinijack na Flight 11 ng American Airlines. Makaraang halos 20 minuto, ang Flight 175 naman ng United Airlines ang nag-crash sa South Tower ng World Trade Center. Thank you.
Sara. Ayoko na lang ganito. Ayoko na lang ganito. Tama na. Sara. Wala pa ako naririnig sa radyo eh. Ikaw may napanood ka ba sa news? Yung katulad ng panaginip ko? Nagka-tsunami na ba kahit saan? Ano ba? Huwag mong papatayin na ikinig ako eh. Ibalik mo yun. Sara, tama na. Ilang buwan ka nang ganito. Hindi ka na matahimik. Halos hindi ka na kumakain. Ayaw mong matulog sa gabi. Sana naman, magkakasakit ka sa ginagawa mo. Michael, paano ako matatahimik, ha? Nung napanaginipan ko yung 9-11, nakita ko maraming taong namatay, pero wala akong magawa. Pakiramdam ko ganun ulit yung mangyayari ngayon. Ma'am, ito na po yung financial report na hinihingi nyo. Balitaan niyo po ba sa news? Ang dami daw pong namatay sa Thailand. Isang linggo matapos na pagbalot ang tsunami sa katimugang bahagi ng Asia, umabot na sa... Ang dami na namin ni Michael pinuntahan ng mga doktor. Walang makapagsabi sa amin kung may pag-asa pa ba ako makakita. Yung second cousin ko, yung friend niya na nabulag din dati, may kakilala na eye expert sa US. Nung try siya mag-surgery doon, at luckily, nakakita siya ulit. Ayokong paasahin ka, pero baka pwede niyong subukan. Pwede ko na makausapin yung cousin ko na kunin yung contacts nila eh. Sige, sige, Joanne, please. Pakibigay na lang sa asawa ko. Sanday lang, Joanne, ha? Oh, sige, muna. Mag-CR muna ka. Okay. Hello, Dad? Anak, tama ka. May nag-amok na pulis doon sa Tietinan Festival kahapon. Namaril? Maraming namatay, maraming nasugatan, maraming nasaktan. Buti na lang pala pinigilan mo ako. Dahil kung nagkataon, baka nadamay din ako doon. Thank you, Daddy, dahil nakinig kayo sa akin. Pero anak, paano mo nalaman na ganun ang mangyayari? Sara! Kain muna tayo. Ano yan? Bumili ako ng chicken. Sinabi mo sa akin, hindi ka malapit sa Diyos. Pero Sara, sa tingin ko, kailangan mo nang lumapit sa Kanya. Hindi kaya ito yung parusa niya sa akin. Dahil naalala ko lang siya sa tuwing kailangan ko siya. Bakit niya ako tutulungan? Hindi ganun ang Diyos. Pati mo lang subukan kumausap ng pare. Walang mawawala sa'yo. Nagkaroon ka ng mga sakit? Nabulag ho ako for 4 years. Pumunta lang po ako sa US, kaya doon po ako nagpa-opera, kaya nakakita na po ako ngayon. Pero 5 years na rin po akong umiihi ng dugo. Every year po yun. May isang araw sa buwan ng September. 12 hours po nangyayari yun. At yung occult practices? Nung bata ho ako, lagi ho kami naglalaro ng Spirit of the Glass. Naniniwala din ho yung pamilya ko sa pamahiin, faith healing, at mga ritual. Based sa lahat ng sinabi mo, Sara, you are experiencing what we call demonic oppression. Yung sakit na naramdaman mo, yung nagpapabigat sa loob mo, yun ang ginagamit ng demonyo para pahirapan ka. Demonic attack is a mild case of oppression. Pero kung hindi natin gagawa ng paraan, pwede itong gamitin ng demonyo para i-possess ka.
Kailangan mo sumailalim sa sacrament of confession at mag-pray ng rosary. Lumapit ka ulit sa Diyos at sa Birheng Maria. Sarah, makambagi ng Diyos. Walang hanggan ang pagpapatawad niya. Bakit parang nanginginig ko ako? Father, tulungan niyo naman ako. Sobrang lamig ko eh. Agad akong ini-schedule para sa exorcism and deliverance. Doon na nagsimula ang laban para mapalaya ako sa demonyong nagpapahirap sa akin. Akala mo ganun kadali lang yun. Sa tingin mo, mas nilang kita pangangawalan. Our Father, who art in heaven. Sarah. Hindi mo siya mabuha. Mamamatay na ang asawa mo. Exercise! Imundisimi Espiritus! At di pa rin siya tinitigilan ng demonyo. Ginagawa natin ang lahat ng kailangan niyang pagdaanan. Pero kailangan namin ang tulong mo, Sarah. Kailangan mong lumaban, kailangan mong manalig. Ikaw, ano ba sa tingin mo ang pagkukulang mo? Ang nanatiling dahilan kung bakit kumakapit sa'yo ang demonyo. Ilang beses na po ako nanggaling kay Father Sikia. Ilang beses niya akong sinabihang lumapit sa inyo. Pero na-realize ko, hindi ko pa rin nakuhang magdasal. Hindi ko pa rin nagawang tumawag sa inyo. Sa 12 taong nahirapan ako, kayo po, Lord, ang huli kong nilapitan. Patawarin niyo po ako. Akala ko kapag kinimkim ko sa sarili ko ang nararamdaman ko, ay mas magiging payapa ang buhay ko. Mula sa araw na ito, na hindi ko na po kayo pagsasarahan ng pinto, hindi na po mawawala ang pananalig ko sa inyo. Itinataas ko po sa inyo ang buhay ko, Lord. Kayo na po ang bahala sa akin. Sa unang beses, sa loob ng mahabang panahon, noon lang ulit ako nagdasal ng taimtim. Noon lang ako totoong tumawag sa kanya. Alam mo, first time. Simula nung bata ako, ngayon lang ulit tumahimik yung pagtulog ko. Walang panaginip, walang pangitain, hanggaan sa pakiramdam. Sarah, hindi pa dito natatapos ang laban mo, ha? You have to continue being true to God about your sins. Kailangan pa rin bumalik-balik dito para masigurado natin na lubayan ka na ng demonyo. Iniwala ho ako na magiging maayos na po ang lahat. Father, maraming salamat po, ha? Sa regular kong pagbisita kay Father Sikia, tuluyan na akong na-liberate mula sa demonic oppression na naranasan ko. Hindi lang buhay ko ang nagbago, kundi pati na rin sa aking asawa at mga anak. Dahil naging mas malapit na kami sa Diyos. At gaya ng pinangako ko, ngayon ay volunteer na ako sa Archdiocese of Manila Office of Exorcism bilang isang case officer. Katuwang na nila ako sa pagtulong sa mga katulad ko noon na nangangailangan ng gabay pabalik sa Diyos. Hanggang dito na lang, Sarah.